Good morning mga kabooks, mga sir. Meron lang po tayong gagawing video ngayon kung paano i-assemble itong laman loob ng Nissan NV350. Ito, meron po tayong sample dito na nakabaklas na housing. Dito na lang namin po i-demo kasi meron po tayong isang subscriber dito na nag-request from Samar. Ayan o. Sabi niya, pwede po ba ma-send nyo ang full video kung paano ikabit ang mga bearing po? Salamat. Ayan. Shout out kay Sir Michael Adarayan at kay Sir Nathan Montaliana. Shout out po sa inyo mga sir. Ayan. Ito po yung gagamitin natin. May mga purpose lot to. Ito, may tubo tayo dito. Dalawa, siyempre martilyo. Tapos ito, sirang power handle, nagagamit din po namin yan. Itong mga ipapakita ko po sa inyo, surplus. Hindi na po namin tinudo ang linis, siyempre dahil idedemo ko lang naman to. Pero kapag nagkabit po kayo, siyempre ilinisan nyo yan, pati ang loob ng housing. Unang-unang nilalagay natin dyan ito. Itong shell nung bearing. Ngayon, tira natin yan. Ito, kung meron po kayong pabilog na bakal na eksakto dyan, para yun ang adapter ninyo para ipasok, mas mainam. Pero ang ginagamit lang namin dyan, itong luma naming power handle. Pupukpukin nyo lang yan, gilid, tsaka gilid, taas, baba. Mararamdaman nyo yan na sasagad na yung nilalagay po ninyo. Yan o, ganyan o. Yan, taas baba. Yan. Yan. Mararamdaman po ninyo yung tunog niya habang nagsisimula pa lang hanggang sa sasagad siya mga sir. Yan, huwag po kayong mag-alala kasi kung pinupukpok na ganyan, hindi naman po natatamaan yan, matigas po yan. Kagaya po lang sinabi ko, kung meron po kayong pangtulak dyan na akma-akma dyan, mas maganda. Yan, ilalagay po nyo yung shell dyan sa loob, tapos yung isa sa kabila. Yan. Ito. Yan. Pukin mo. Ito, naikabit na po ito. Bali, pinapakita lang po namin kung paano namin pinupukpok yan. 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 Kabila. Yan, sagad na po yan. Maririnig nyo po yung tunog niya kapag sagad. Ayan o. Meron lang pong konting dumi, pero hindi naman po na de-deform o nasusugatan yan. Dahil suwabe lang po ang pagpasok niyan mga sir. Hindi po yan sobrang higpit. Papasok at papasok yan. Basta akma yung size ng bearing na ikakabit po ninyo. Okay. Susunod namin gagawin. Ikakabit na po natin itong pinyon. Ito. Itong pinyon, syempre kung nagdi-DIY po kayo, malamang itong bearing ipapapress po ninyo sa machine shop. Syempre ang gagawin po nila, ang ipagawa po ninyo, kailangan yung bearing po sagad dito. Meron pong meron pong spacer dyan. Ito, bearing na to. Ayan. Tapos meron pong kasunod na parang singsing dito. Ayan. Tapos ito, tawag namin dito, parang imbudo eh. Sa Tagalog. Ayan. Yan na yan. Kakabit na po natin. Yun o. Dito na po tayo sa pinyon mga sir. Shout out muna natin ang ating mga kasama, si Ian. Yun. Shout out sa kanyang missis na nasa Dubai. Ito si Louie Boy. Yan, shout out kay Rico nasa Paranaque. Si Anthony. Yan, shout out kay Giselle nasa Taguig. Disturbo tong dalawa. Shout out din natin tong mga to, baka maingit tong dalawa eh. Yan, si Boss Lengleng tsaka si Apple nasa Isabela. Ayun, dumating yung isa. Sakto. Shout out kay Jewel.
At kay Mrs. kay Gail. Okay, tara. Let's go. Pasakali lang tayo. Ito na po yung ikakabit natin. Siguraduhin po ninyo na nandito yung singsing. Ayan, yung singsing niya. Okay. Then, ipapasok sa likod. Imagine nyo na lang po na nandun sa sasakyan itong housing, mga sir. Ayan. Ito, ang gagawin po namin dito, siyempre, yung kasama mo na mekaniko, kailangan itutulak to. Kontrahin niya, itutulak kasi pupukpok tayo dito sa kabila. Itutulak niya, siyempre, kailangan may basahan yung kamay niya or guantes para hindi masaktan. Okay. Ito na siya, oh. Tapos, itong bearing na 32306. Ayan. Pasok natin. Ito, medyo may mga dumi, ha. Ayan. Pasok. Okay. Dito na ngayon, magagamit ang ating tubo. Itong tubo natin, ayan, o. Oh, na akma dito. Ayan. Diyan po ninyo itulak yan. Sa iba po kasi, ang ginagawa, nilalagay ito. Ganyan. Tapos, nilalagay yung nut. Yun ang ginagawa nilang panghila. Pero, minsan, hindi po masyadong sasagad yon. Kaya, ganito po ang itinuturo ko po sa inyo. Itong nararanasan namin o nasubukan na namin na, ano, na procedure. Okay yan. Balantan mo yan. Ganyan, no? Yun. Yan o. Yun. Ganyan po ang gagawin ninyo habang nasa ilalim po kayo ng sasakyan. Kaya ijak po ninyo ng medyo mataas para makaporma kayo. Yun, ganun lang. Mga ilang pukpok yun? May sampo ba yun? Yun, mga lima, anim, ganung pukpok. Basta swabe lang. Lagyan nyo po ng kaunting grasa dyan sa ano, dyan sa may pinyon para madulas. Minsan kasi may mga langis na yan, kaya madulas na eh. Ayan. Mararamdaman po ninyo yan. Ayan o. May kunting kalog pa. Ibig sabihin, kulang pa. Ayan. Kalugin mo yan. Hilahin mo. Di ba? Okay. Ayan. Meron pang kunting kalog. Kasi pag hinigpitan mo mamaya, magpipit na yan. Okay, ang kasunod. Anong kasunod? Oil seal. Oil seal. Yan. Dito yung oil seal mo yan, o. Oh. Yan. Itong oil seal, siyempre, luma yan. Kaya kabit pa rin natin. Yung oil seal po ninyo, dito nyo patamaan sa pinaka, ano niya, pinaka parte niya na may bakal. Pukpukin ng konti, hanggang sa papasok. Okay. Danda lang. O, oh, yan, o. Oh, danda lang. Kabilaan lang yan. Oh, yan. Oh. Oh, hindi po nasisira ang oil seal niyan. Masyado na po tayong barubal pumukpok kung masira yan. Ayan, oh. Hmm. Tapos, susunod, ito na. Plunge. Lagyan nyo ng kunting grasa, pwede rin dyan sa spline para suabe or langis. Baka mo dyan tawad sa kabila. Yo, pasok. Oh, nakakamay ko lang ipasok. Pero hanggang dyan lang yan. Tapos pupukpukin ko dito. Okay, pukpukin to paikot. Yan. Ayan, oh. Ganyan lang, mga sir. Oh. Siyempre, may nararamdaman pa tayong kalog diyan. Ayan, oh, may konti pang kalog. Oh, ilagay mo yung nut ngayon. Tapos ginagamitan lang po namin ito ng impact wrench. Mas maganda may impact wrench kayo. Kung hindi naman, kung meron po kayong maliit na ano, na liabe tubo, dito nyo ilagay yung magkasya dyan. Nga yun. Okay, yun o, yun, ganun lang po ang higpit nya. Impact ginamit namin. Tapos ang gagawin po ninyo, i-manual nyo pong ikutin to. Dapat to wala po siyang plane pa ganun. Ilain yung pa ganun. Tapos siyempre pataas ganun din. Sige yan, galaw mo kung wala na. Wala.
Ito, syempre, hindi nyo po mararamdaman yung sinasabi ko. Doon po sa mismong gumagawa na. Gaganyanin nyo, ikutin nyo, dapat wala po siya yung sabit, yung parang pagano'n-ganon, yung pahinto-hinto, yung ganon. Ibig sabihin, pag pahinto-hinto, may problemang bearing nun, mga sir. Dapat suwabi ang ikot. Ganyan. Ito na ang kasunod, mga sir. Isasalpak na itong buo. Meron lang po akong sasabihin sa inyo, itong bearing, pagka pinapress po ninyo, dapat po ito sagad na sagad. Kasi magkakaproblema po dito kapag naglagay po kayo ng spacer, pagka hindi po na-press ng maigi yan. Ipasagad po ninyo yan. Halos ano lang, halos pantay. Kabilaan po yan, ha. Okay, salpak mo doon. Yan. Yan na. Kakabit na. Yan. Huwag ka kasing umaalis-alis dyan sa pwesto mo. Oo. Gagalit tuloy siya ate sa kapitbahay. Yes. Yan. Yan. Ayan, kapag nandun sa sasakyan, unahin nyo po yung kanan. Passenger side. Unahin. Yan, meron ng isang spacer. Yan. Tapos siguraduhin po ninyo itong shell nung bearing na nakaporma yan para hindi po kayo mahirapan magpasok nung dalawang spacer. Ito. Ito. Ganito ang porma niyan. Itong makapal dito banda sa gulong. Itong manipis dyan sa bearing. Yan. Ilagay nyo pong sabay yan. Yan. Dapat po yan malambot lang yung ipasok yan ng mga ganyan. Oh. Oh. Yan. Tapos gagawin po ninyo, pupukpukin nyo lang po ng martilyo ito dahan-dahan. Dapat hindi po masyadong persado. Kasi kapag ka-persado, ibig sabihin, baka po kulang ang pag-press po ng bearing side by side, mga sir. Ganito lang pukpuk niya, no? Yan mo daw. Yeah. Yan, no? Nakita nyo naman po sa ating video, makikita po ninyo, ganyan lang ang pukpuk niya, no? Yan, no? Yan. Yan. Yan, no? Mababa lang yung martilyo. Halos ganyan lang, oh. Halos 3 to 4 inches lang yung taas. Pumapasok siya. Swabing-swabing ang pasok. Tapos pagka matigas na, pwede nyo pong gamitan na lang pansinsil. Yung ganito. Yung bilog yung dulo. Yan, tapos dyan. Makikita po ninyo yan. Bababa lang, bababa yan. Yan o. Oh. Yan o. Oh. O. Oh. O. Oh. Yan. Mm. Yan o. Oh. Yan, napakaswabi lang po. Dapat ganun lang po yung pasok niya, mga sir. Goods na goods yan. Kutin ko nga. Oh, okay, may ikot oh. Tapos ilalagay na yung mga takip sa gilid. Okay, kabit mo na. Ito, mayroon pong forma to. Yan o. Oh. Itong parte na parang may ano, parang may tabas. Dito yan sa gilid. Yan, kasi umumbok konti yan o. Oh. Yan, ganyan. Oh, yung isa ton, lagay mo ton. Sa gilid din yan. Ito, yan o, may tabas. Yan. O, yan. Tornilyo mo ngayon. Ito, power handle. Yan, kung mayroon po kayong impact wrench. Impact wrench. Yan. Tapos, i-double check nyo na lang sa power handle. Ano natin. Dito na po natin titingnan yung tinatawag nating ano. Yung pre-play, yung salyada niya, mga sir. Ito. Ayan o. Ayan, ayan yung salyada lang niya o. Galawin mo yan, pakita ko. Yung kunting-kunting salyada niya. Ayan o. Yung play lang niya, yan. Yan, ganyan lang po dapat ang galaw niya no. Yung ating ano, ating ring gear hindi pa umiikot 'yan. Ngayon, ipakita natin yung salyada pati yung ano. Yan, ganun lang kali ito. Yan, pakita pa natin. Klaruhin natin. May yan, may play. Napakakunti lang.
Galawin mo hanggang igagalaw yung ano, yung ring gear. Paikotin mo 'yon, no. 'Yon, no. Ayun. Kalugin mo, ipakita, iparinig mo 'yung tunog niya konti, 'yung salyada konti. Yan, dapat ganyan lang. Okay. Wala, napaka-kunti lang 'yan, oh. Buhitan mo nga. Di, sa iba, di man. Ano nun lang, ganyan, pansin mo rin lang, pansirin mo lang. Yan, ito, demo lang to, ha. Huwag nyong gagawin to dyan sa unit ninyo. Yan, meron. Okay, yan, oh. Kita po ninyo yung bakat na yan. Ginawa ko lang yan para may pakita ko yung preplay niya kung gano'ng kalaki. Yan lang, yan lang. Pagdapatin mo lang sila. Wala, kunting-kunti lang. Yan lang. Yan o. Napakaliit po, napakaliit o. Halos hindi pa gagalaw yung ano. Halos hindi lilipat. Sobrang liit lang dapat talaga yung salyada niya. Napakakunti. Yan, tapos ikutin po ninyo. Swabing-swabing yung ikot dapat. Ayun. Yan, ikutin mo nga yan. Yan. Makikita po ninyo yung salyada na yan habang wala pa yung axle, hindi pa nakakabit. Kasi pag nakakabit yung axle, pag ginano nyo, nandun na yung ano niya, ingay. Kasi doble na yung ano, doble na yung lalapat eh. Pinion gear tsaka ring gear, tapos yung drive shaft nyo lalapat pa dito sa ano, gitna. Kaya i-check nyo po yung salyada kapag ganito pa lang. Okay. Ayan mga kabooks, mga sir, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel. Please like and subscribe po at pakishare ang ating mga videos para makatulong po tayo sa iba. Thank you mga sir. Peace. Yan, ito na po sir ang kahilingan po ninyo from Samar, mga sir. Yan, at sa mga nagme-message po sa atin ng kung paano ikabit. Okay na. Thank you. Meron nga pala tayong idadagdag dito kapag nagbaklas po kayo. Itong tubo kasi na to hindi natin nagamit kanina kapag nagkabit, pero pag nagbaklas magagamit. Ayan, no. Ayan, eksakto ang butas niya dito sa pinyon. Ayan. Para sa ganon, hindi matamaan yung tread kapag nagbaklas po kayo, mga sir. Ayan, kasi hindi naman lahat ng nagbabaklas magpapalit ng pinyon. Minsan, palit lang ng bearing. Kaya ito, ayan, no, suabi yan. Naiikot. Ibig sabihin, hindi niya tatamaan tong tread. Dito lang tatama yan, oh. Pangtulak nyo lang po ito. Ayan. Shinir lang natin. Okay. Yun mga sir, idudugtong lang natin. Ito nga pala yung mga bearing na gagamitin po ninyo. R4511. Ayan, dalawang piraso. Dalawang gilid. Tapos yung nasa pinion gear. TR0708. Kuyo. Tapos yung isang nasa pinion gear. 32306. Tatlong NSK, isang kuyo. Meron po kasi yung nilalagay po nila na ibang klase ng bearing na halos parehas ang sukat pero nagkakatalo dito sa gitna. Itong part na to. Ito po kasing ginagamit po natin. Ayan o. Mababa ito, lubog itong part na to. Yung ibang bearing, angat to. Kaya, doon po, yung ginagawa nila, ginagrind yung spacer sa gilid. Hindi po pwede yun. Dapat ganito po ang gagamitin nyo mga sir. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Bye-bye.